mati. Anak ko, Mexico. Tumalikod ka. Ay, nagupit ba ng buhok mo? Yung totoo. Tingnan mo? Puta, ina mo. Sinasabi sa'yo mag-trim ka? Hindi. May usapan tayong gupit mo kay Ronya. Napansin ko na yung kahapon eh. May nagupit ng buhok mo, pantay buhok mo eh. Saan siya nagpagupit? Hindi siya nagpagupit, saan lang daw mag-isa? Saan nga ang lugar? Sa CR daw. CR nang alin? Hindi ko nayagan kita nung nakaraan. Kahit pilitan gusto ko mahaba ang buhok mo. Sabi mo rin pahabain ko. Pero niya hindi. Ipapaalam mo yan. Sinabi na usap pa tayo dyan. Napunta sa iba yung attention ko. Imbis na sa away namin ni Vince. Napunta yung attention ko sa away ng Team Happy. Tapos, habang magkaka-video call kami, bigla akong napansin, pagtingin ko, andyan na ipapakalma ko, andyan na si Tyronia. Akala ko siya ipapakalma sa akin. Pero ang napansin ko, bakit parang IC ng buhok na ito? Ang IC ng buhok na ngayon napansin ko sa kanya eh. Puta, nasa na yung buntot na ito, pantay na pantay, puta na. Ano nangyari dyan? Ano lang ako sa kanya, ayun o. Sorry ha. Yeah, wait lang, ayun o. Bakit ay, pantay na pantay? May sarili na parang desisyon yan eh. Hmm. Nasa utak ko eh. May sarili ka na parang desisyon eh. Pero niya, wala tayong usapan na mag-declaim ka. Ilang beses tayong nag-usap na wala dapat ganyan. Magpapaalam ka sa akin, magkasabi ka sa akin. Masaya lang natin kagabi ah. Gusto mo, gupitan kita ngayon, kalbuhin kita eh. Uwi na kayo, paye. Wala naman ang ano eh. Wala akong kahihinap na yung pag-iinapin nyo dyan. Wala. Mag-out lang muna ako. Wait lang. Ano? Mag-usap tayo. Pag mahabang buhok mo, gusto mong pag-iinap ka na maiksa. Lumaik siya, ini-stress mo ako. Mami, tagal po kumaba ng buhok ko. Mami, gusto mong mahaba yung buhok ko. Mami, yung buhok ko po. Lahat. Dyson na pagkamahal. Meron ka para magandang blower. May blower ka din na naka-stand, para nakaganon ka na lang, i-blower ka na. Hindi ka na nagkaganon. So yun, papakailaman mo yung buhok mo, ano na naman gusto mo? Kung gusto mo pala magpagupit, asa na, sinabi mo. Yung talagang mami, talaga komportable, gusto ko talagang gupitin yung buhok ko. Kasi ikaw nag-request yung butterfly cut eh. Diba? Tapos yun yung gupit, papantay na may mga sobra-sobra, ayun o. Hindi maayos. Parang wala kang magulang. May sarili ka palang desisyon sa'yo niya. May sarili ka na palang desisyon. Kailan mo ginupit yan? Napansin ko na yan kahapon, akala ko yung buhok mo lang sa likod meron eh. Kailan mo ginupit yan? Ikaw nagupit yan ang classmate mo? Hindi po. Ikaw, bakit mo ginupit? Naingit ka sa classmate mo? Sino nagugupit ng buhok nila? Ano? Ang haba ng buhok mo. E ang request mo sa akin, paganda ito yung buhok mo ng mahaba. Ng butterfly cut. Ano ba? Nairoon niya kasi hindi ka mapakali eh. Pag mahaba yung buhok mo, mami, gusto kong paiksian. Nung ginupit natin, ang dami mong reklamo, gusto magmahaba, gusto mo mag-extension, gusto mo mag-wig. Ngayon mahaba buhok ko, pinapahaba ko, ganyan ka namang. Pwede ka naman mag-terenta, tapos kung gusto mo na ma-exe, mag-wig ka na ma-exe. Ang dami dyan. Eh, sarili ka na palang decision eh. Doon ka na sa kwarto mo, ayaw tayong makita. Ayaw tayong makausap, galit na nga ako sa daddy mo ngayon. Magkaaway na nga kami, tapos ganyan ka pa. Doon ka na sa ano, doon ka na muna sa kwarto mo. Hindi, Tyronia. This time, ayoko talaga. Nung nakaraan niniwanan mo ako, umiyak ako, diba? This time, para makalma ako, ayoko mo talaga makausap. Ano ka muna sa kwarto mo? Okay, seryoso ako. Ayoko mo nang makaisa ka makausap. Ano ka muna sa kwarto? Kailangan ko mag-alo mag-isa. Sige na. Ano ka na? Ano ka na sa kwarto mo? Nasaktan ako bilang mami kasi na-realize ko na ganun pala. Isarili ka na pala ang desisyon tayo niya. Hindi ka na pala magtatanong sa amin. Hindi ka na mag-a-ask ng permission. Napuno ako. Sobrang napuno ako. Hindi ko na kaya, kailangan ko umalis para mamamatay ako sa bahay.
Kahit hindi pwede, sumali ako ng sasakyan. At drive ako paalis. Hindi ko kasi kaya. Tumawag sa akin yung girlfriend ko. Siyempre, first, kinilig ako. Second, sabi niya, nakita niya daw yung kotse ni Mami Oni. Pabalik na eh. Pabalik yun eh. Siguro mga 30 minutes ako bago balik si Tony. Hindi po, paalis ko ito eh. Tunda na lang sa kama mo. Ano lang yan, huwag bumuha ni Moni. Kasi yung tag-tag niya. Hindi, dadaan lang naman siya. Kasi pera niya. Medyo kampante na ako kasi nag-a-update sa akin si Kiana na sinusundan niya na si Mami. Kinonta ko yung mga kaibigan ko na maaasahan ko. At nag-check-in na muna ako sa hotel kung saan medyo malapit. Kasi hindi ko kaya mag-drive sa malayo eh. Kahit gusto kong tumakbo sa malayo. Nagkwento agad ako kay Be ng nararamdaman ko, yung pain ko, kung bakit ako nagkakaganito. Tapos maya-maya dumating din si B. So kinakailangan ko namang ikwento ulit from the top. Kung bakit ako nagkakaganito. Kung bakit kailangan ko nang makausap. Kung bakit kailangan ko umalis ng bahay. Ito dito ko na tayo open. Kasi naging ano ko to sa Toro family. Ang dami kong meeting sa Toro family na ando si Tyronia. At alam mo yan. Kahit sa meron may mga edad na, lalo pa sa anak ko. Pag kayo ay magpapatato, ano gagawin? Magpaalam sa leader. Pag kayo ay magkukulay ng buhok, magpaalam sa leader. For the first time kita, na nakita, na na-decision ka sa sarili mo, na nagupit ka ng buhok. Nagulat ako, kasi hindi ka ganyan. Bilang anak ko, humigaw mo na ng confirmation sa akin kung okay ba. Ito, papalibasin mo ito, Tyronia, kasi haba naman yan. Gusto ko lang i-explain sa'yo na kung bakit gusto kong mahaba ang buhok mo dahil sobrang in-stress mo ko ng ilang taon. Na sinisisi mo ako. Mami, ba't pa kasi takot pa nagupitan eh? Dahil nagsisi kang nagpagupit ka. Ito yung sinasabi mo sa'yo, anak. Na ikaw ang dahilan at ikaw akong pakalaman ng lahat. Pero minsan na nangyayari, kumakalabang ka na rin. Ikaw ang dahilan kung bakit may Toro family. Ikaw ang hugot ng mama mo rin. Ikaw ang sinasandalan para bumahan ng lahat. Di ba lagi ko sinasabi sa iyo? Kaya minsan tinatanong mo ako, ina-question mo ako na, mabuti pa ba akong anak? Anak, mabuti ka. Kasi ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang sentro nito eh. Gets mo po? Lagi kong pinapaliwanag sa iyo. Mahal ka ng lahat ng nandito. Pagmahal ka rin, kabalik ka lang. Hindi porkit nabibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Nakakalimutan mo na magmahal. At saka, Tyronia, hindi siya itong ano ah. Oo, alam ko malayo na edad mo, pero nalaban ito sa lahat ng bata dito. Sa adult kay Ika, kay Paye, so galing mo, promise. Promise tayo kay Ika. Kasi naman ako bulag eh. Pinakikita din ako yung mali kay Ika. Hindi ko na lang siya kailangan point out kasi hindi siya totally akin. Kay Happy, kay Dito, ito, nakaraw ko lang ito. Kay Dodo, kung paano ka, pinadaan na mo lang stages niya. Wala ko na silang lahat sa'yo. Kaya naniniwala ko sa'yo, anak. I'm not saying this because anak lang ito, kasi pinadaanan ko eh. Oo, ano talaga? Okay kang bata, anak. Ano ka, maging better ka lang, huwag ka nang maging ganun. Huwag maging madamot. Huwag kang influensya ng classmates mo. At ito, hindi. Bata pa rin siya ba? Bata pa rin. Pero sinasabi ko lang na natutuwa lang ako masasabi ko talaga.